So ayun guys, isang mapagpalang araw sa ating lahat. Magandang araw, magandang gabi sa ibang panig ng mundo. So ang pag-uusapan natin for today is tungkol sa sight alignment. So meron tayo dito guys ang ating laruan. Safety check natin. Walang naka-insert na magazine. Walang laman yung chamber. So, safe po yung bag natin. So, dahil ang pag-uusapan natin guys is tungkol sa sight alignment, i-explain natin na yung ating firearms is merong sinasabing front sight at saka rear sight. At nang sa ganun guys is yun yung i-align natin dun sa target para tatama tayo. Hindi kasi ibig sabihin guys na pag hinawakan mo ang baril is pagka tinutok mo dun sa gusto mong patamaan is tatama ka na. Kailangan po natin gagamitin yung front sight at saka rear sight. Kailangan masunod yung sinasabing tamang sight alignment. So ibababa lang natin yung ating firearms at para ma-explain natin ng maayos. So meron tayo dito guys na mga drawing para may explain natin ng maayos kung ano ba yung tamang sight alignment. Pero sinasabi ko po guys, tayo po ay hindi expert. Nagbabase lang po tayo sa ating personal experience dahil sa tagal na nating pumuputok, na-observe na rin natin at alam na natin kung saan tayo nagkakamali before. So yung pagkakamali natin yon is doon tayo natututo. So itong unang drawing guys is ito yung sinasabing hitting high. Ito guys yung sinasabing sight. Yung nasa gitna guys is yun yung front sight. Yung dalawang nandito sa gilid is yan yung rear sight. Pero kung papansinin yung maigi guys, yung elevation niya is mas mataas yung nasa gitna. Yun yung front side. Pero dito sa gilid, side by side, is equal naman yung clearance. Pero dahil mas mataas yung front side guys, at ito yung aiming point natin, itong maliit na dot dito. Kahit dito pa tayo mag-aim ng ating firearms, kung ganito yung sight alignment natin, aasahan natin guys ang point of impact ng ating bala is dito sa taas, hitting high. So isa ito guys sa mga mali o pagkakamali ng shooter kaya hindi siya tumatama. Pero ito guys is depende sa distance. At ang pinag-uusapan natin ngayon guys is sa baril na naka-zero na kung paano siya i-align ng maayos. Ang susunod naman guys, itong pangalawa is ito naman yung hitting low. Kung papansin niyo guys, again, ito yung ating sight. Yung front sight is yung nasa gitna, hindi naka-level dito sa rear sight. Mas mababa yung elevation niya. Pero kung titignan mo sa gilid, pareho naman yung clearance. Equal naman. So kung ganyan po guys, ang ating pagkaka-align ng ating sight, kahit i-aim natin yan dito sa may gitna, kunyari ito yung aiming point natin, ang point of impact ng bala guys is dito sa baba. At habang papalayo ang target, mas lalong hindi tayo tatama. Habang papaliit yung target, mas lalong hindi tayo tatama. Ang pangatlo guys is ito. Hitting left. Kung papansinin nyo may guys, yung sight natin is tama naman lahat yung elevation. Yung front sight at saka rear sight is magka-level. Pero kung papansinin yung maigi guys,
yung clearance dito sa ano, sa may left is mas maliit kumpara dito sa right. Mas maluwag tong right. So hindi equal yung clearance. So ang mangyayari ng ganyan, guys, pagka ganyan ang sight alignment mo, kahit dito ka sa gitna mag-aim, ito yung aiming point natin. Kunyari, ang point of impact niyan, guys, is dito sa left. And again, habang papalayo yung target at papalit yung target, mas lalong hindi tayo tatama. Ang susunod naman, guys, is hitting right. Kagaya nung sa hitting left kanina, guys, is halos pareho pero magkabaliktad lang. Again, ito yung ating side, kunyari. Kung papansin niyo, yung rear side, front side, is magka-level. Ayos yung elevation niya. Pero yung clearance ng right side, guys, is mas maliit kumpara dito sa left. Paluwag tong left. So, ang mangyayari ng ganyan, guys, is kahit dito tayo mag-aim sa gitna, ang point of impact ng bala is dito, sa right. So, hindi ka tatama. And again, tamang papalayo at papalit ang target, mas lalong hindi tayo tatama. So, dadako naman tayo dito, guys, sa ito yung tama. At ang pinag-uusapan natin dito, guys, is tungkol sa baril na naka-zero na. Ito yung tamang alignment. Kung papansinin nyo maigi, guys, yung rear side at saka yung front side, ito yung front side na sa gitna is magka-level. At yung clearance ng side by side is equal. So pagka ganyan, guys, ang ating pagkaka-align ng ating side, at pag nag-aim tayo dito sa gitna, aasahan natin na yung aiming point natin is yun din yung point of impact. Pero ito, guys, ay depende rin sa distance. I-explain natin sa susunod, guys, kung paano naman tayo tatama dun sa sinasabi kong depende sa distance. Kasi habang papalayo ng papalayo yung target natin is nagbabago rin yung elevation. So, ayun, guys. Sana may natutunan kayo sa ating maiksing topic na yun. At sa mga hindi pa nga pala nakasubscribe sa atin, please mag-subscribe kayo and then pakiclick yung notification bell. Nang sa ganun is updated kayo sa ating mga susunod pang mga videos, sa ating mga silent viewers, sa ating mga subscribers, sa ating mga kaibigan. Maraming salamat. At sa 5 Angels, salamat. Sa Team Dreamers, salamat. At salamat nga pala sa aking sponsor ng aking eyeglasses, ang Yancy Eyewear, and ang kanyang channel. Paki-subscribe na rin, guys, ang kanyang channel, Yancy Channel. Ayun, guys. And Cooking with Nadia pala, paki-subscribe din, guys, itong kanyang channel. Kung gusto niyong matuto sa mga mahilig magluto, panoorin niyo, guys, ang kanyang channel, lalo na sa mga mahilig sa mga pagkain. Panoorin niyo, guys. Ayun, guys, hanggang sa muli, magandang araw sa ating lahat, magandang gabi, God bless us.